sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Ito Kipo again. Ngayon, nandito naman ulit tayo sa channel ni Kabayan News PH. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Kabayan News PH, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan, let's go! Pero akala mo ay hinahabol ka ng mga kababaihan. Hinahabol ka dahil sa accountability mo at pananagutan mo sa mga kababaihan. Mga kabayan, muling umani ng batikos mula sa publiko ang mga miyembro ng Makabayan Block, partikular si Acting Chair sa Party List Representative Franz Castro at Arlene Brosas, dahil sa pagmamadali nito na tila atat na atat na mahuli at makulong itong leader ng KOGC na si Pastor Apollo Quiboloy. Sinabi kasi ni Castro na tila pinagtatakpan ng Davao Police ang kinaroroon ni Pastor Quiboloy, pero tila napahiya si Castro nang sinagot ng Davao Police at sinabing wala pa silang natatanggap na arrest warrant para kay Quiboloy. Gayunman, ayon sa Davao City Police Office, hinihintay pa nila ang kopya ng arrest warrant mula sa Senado at ang koordinasyon ng Sergeant-at-Arms nito. Wala pang impormasyon ang Police Regional Office 11 at Davao City Police sa kinaroroon na ni Quiboloy. Dahil dito umani ng batikos itong si Castro mula sa mga supporters ni Quiboloy at kilalang Banateros blogger na si Coach Oli. O kita mo, wala pa yung arrest warrant. Wala pa yung arrest warrant sa Davao at saka yung coordination. So sa madaling salita, wala pa, hindi pa nakakarating sa Davao. Wala pang direct na utos. May mababatas ba talaga ito si Castro? Parang walang alam eh. Wala pa yung ano, yung warrant sa Davao Police, tapos gusto mo nang pahuli o gusto mo nang pabantayan si Pastor Quiboloy? Sabi, talagang mahina ang utak nito, mababatas na ito. Kung matatandaan, ipinag-utos ni Senadora Risa Hontiveros ang pag-aresto kay Quiboloy dahil sa kabiguan nito na dumalo sa mga pagdinig na ipinatatawag ng Senado at Kongreso. I think the given period ay nag-lapse na, yung non-extendable period of 48 hours para sumagot si Quiboloy dun sa show cause order. So at least nagawa na niya iyon. So any minute now, the Senate President, as soon as I follow up on my request to him, as soon as matanggap ng abogado ni Quiboloy itong ruling of the committee, any minute then, pwede na pong i-issue iyon. Samantala, matapos mag-utos ang Senado at pirmahan ni Senate President Mick Subiri ang arrest warrant para kay Quiboloy, agad naman na nakatanggap ang pastor ng pambubuli dito kay Castro. Kaya harapin mo yung accountability mo, Pastor Quiboloy. With due respect, no, wag kang masyadong filingero na hinahabol ka ng mga kababaihan at pinagmamalaki mo yung kayamanan, di ba? So yun po, most wanted na ng FBI ito, no, na nakikita natin na talagang feeling niya pa nagtatago siya dahil meron daw siyang mga death threat or whatever. Ayon naman kay Arlene Brosas ng Makabayan Block, pinaghahanap si Quiboloy ng mga kababaihan at mga kabataan na kanyang inabuso at taliwas ito sa sinabi ng pastor na pinag-aagawan siya ng mga kababaihan dahil sa single siya at maraming pera. Madami raw kasing mga babae ang pinag-aagawan siya, no? Sa totoo lang po, kaya po hinahanap o hinahabol si Quiboloy ay dahil napakaraming mga kababaihan at bata ang naging biktima ng kanyang malawak na human trafficking scheme. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinion. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita.
Maraming pong salamat. Sa kawalan ng ideya sa kinaroroonan ni Apollo Quiboloy, ayon sa Makabayan Block Lawmaker, may access sa maigting na intelligence at confidential funds ang pulisya. Taliwasaan niya ito sa umano'y arbitrary arrest ng pulisya sa mga aktivista. Formal nang naglabas ng arrest order. Yung mga binanggit pa niya aktivista, bakit yung mga aktivista ang hinahabol? Tapos si Pastor Quiboloy, hindi alam ng Davao Police. Ano masasabi mo dyan, Coach Olive? Eh, buti nga sa'yo. Hindi, si Pastor Quiboloy nandito lang sa bahay ko. Nako, papatawag ka niyan sa Senado. Papatawag. Hindi, dito si Pastor Quiboloy. Oh, nako, Coach Olive, tinatago si Pastor Quiboloy. O maniwala naman kayo, huwag kayong tatanga-tanga, ha? O ang maniwala dyan, tanga. Ang Senado para sa Kingdom of Jesus Christ International. Sabi dito, ha, pangit na lola yung Coach Oli. Hindi, di ba? Oo, oh, habulin ng lola ito si Pastor Quiboloy. Naku, atat na atat sila kay Pastor Quiboloy. Leader na si Quiboloy. Inatasa na rin ng Senate Sergeant at Arms na ipatupad ang arrest order. Gayunman, ayon sa Davao City Police Office, hinihintay pa nila ang kopya ng arrest warrant mula sa Senado at ang koordinasyon ng Sergeant at Arms nito. O kita mo, wala pa yung arrest warrant. Wala pa yung arrest warrant sa Davao at saka yung coordination. So sa madaling salita, wala pa, hindi pa nakakarating sa Davao. Wala pang direct na utos. May mababatas ba talaga ito si Castro? Parang walang alam eh. Sabi ni Tina Fernandez, maraming salamat. Sabi niya, mabuhay Banateros. Thank you po. Parang walang alam to si Castro. Paano? Wala pa yung ano, yung warrant sa Davao Police. Tapos gusto mo nang pahuli? O gusto mo nang pabantayan si Pastor Quiboloy? Sabi, talagang mahina ang utak nito, mambabatas na ito. Gusto niya ilagay sa ala. Isipin mo, kung hinuli ng Davao Police si Pastor at wala pa sa kanila yung warrant, aba, may kaso pa ngayon ng mga pulis. Ito si Castro, gustong gawing tanga ang ano, no, Davao Police. Ako naniniwala, hindi po tanga ang Davao Police. Kasi po yan ay nasa liderato ng mga Duterte. Ang mayor dyan si Basti. At hindi lang yan. Ang mga naging mayor po dyan, mga Duterte. Ay, hindi po, naku, maganda ang leading. Napakagaling na leaders ng Duterte. So hindi po tanga yan. Hindi mo pwede silang diktahan ng advance o labag sa batas. Eh wala pa nga eh, adelantado tong babaeng tong talaga, oh. Ganyan talaga pagkakulang sa ano. Ha? Wala pang impormasyon ng Police Regional Office 11 at Davao City Police sa kinaroroonan ni mo, wala pa. Quiboloy, naharap din ang kontrobersyal na religious leader sa kasong human trafficking at sexual abuse. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Cos. Ayan po. So, sa madaling salita, wala pa pong wala pang pananagutan, ha? So far, si Pastor Quiboloy. Una, wag po natin kakalimutan, akusado pa lang si Pastor Quiboloy. Wala pang desisyon ng korte na siya ay talagang guilty. So, wag po tayo, alam mo minsan ang mga Pilipino, mapaghusga. Hindi po porket, ito ah, lagi natin tatandaan sa mga Pilipino, hindi po porket kalaban natin sa politika, kailangan natin agad husgahan. Halimbawa, makamarkos ka, makatambaluslos ka, dahil galit ka kay Pastor Quiboloy, dahil siya ang nagbibigay daan sa mga Duterte para makapagsalita, husgahan mo na agad si Pastor Quiboloy nang wala pa namang sinasabi ang korte. Huwag po tayo mapanghusga. Tatandaan natin, masama naghuhusga ng tao, ha? Wala po sa atin ang panghuhusga. Okay? So, hindi porket galit ka kay Pastor Quiboloy, kailangan mo siyang husgahan. Dito po nagkakamali ang maraming Pilipino. Tatandaan natin, madali pong magbintang. Kita niyong nangyayari, ha? Ultimo West Philippine Sea, binibintang sa mga Duterte. Kulang na lang ang pumatay kay Rizal ay ibintang sa mga Duterte.
ganyan po ang tinatawag na paninira na kampanya sa Duterte. Lahat po ngayon, alam nyo, hindi pa tapos yan. Madadagdagan ang madadagdagan at lahat ibibintang hanggang 2028 kung sila po ay tatagal. Hanggang 2028, babatuhin ang babatuhin ang putik ng putik ang mga Duterte. At mga malalapit sa Duterte, asahan nyo na yun. Kaya po sana kayo mga bashers, maging matalino po tayo. Hindi lahat pinapaniwalaan natin at hindi tayo dapat mapanghusga. Tatandaan ninyo, bayaran yung mga vloggers na yan. So kahit anong sabihin ng mga yan, fake news yan. Pag binayaran ka na, natural, sasabihin mo lahat ng mali. At hindi po ako nagsabing sila ay bayaran. Sila mismo umami na bayaran. Okay? So dahan-dahan po sa mga bashers, ha? Ang mga umaaming mga bayaran, ang sinisiraan po ay Duterte. Kung may utak ka, alam mo ang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Talagang gigibain ang mga Duterte.